Hello guys, andito na naman po kami. Magpapalit po kami ng mga oil seal sa power spray. Makikita nyo po kung paano mag palit ng oil seal sa power spray, na hindi na po kayo no need na palitan ng buong pump. Kaya tara po, tingnan natin. Ayan po ang power spray. Ito po yung electric motor. Ito po yung pump. Bali po, tagasan na po yan. Marami na pong tagas yan. Pandarin mo nga, Ovid. Patitingnan natin sa kanila kung ayan po. I-focus mo nga. Ito po, guys, kung nakikita nyo, natagas po. Kaya pag nagtagas yung train, nahina din ang pressure yan. So kakalasin po natin yan. Papalitan po natin ng mga oil seal yan. Ayan. Saka titingnan po natin kung uubra pa yung pump niya, na hindi siya papalitan ng buong. Repair kit lang po ang papalitan natin dyan. Sige po guys, kakalasin na po namin. Ito na po guys, nakalas na namin. Ayan na po ang kabuuan ng ano. Bali, dito po yung tagas. Nakikita nyo dun sa video. Dito po ang tagas. Ganyan po yan eh. Dito po ang tagas. May mga ano po yan dyan. May mga rubber seal po yan dyan. Dyan sa tatlong butas na yan. Kasi dyan po naglalaro yung piston niya. Ayan, ito po. Ito po yung pinaka-piston niya. Ayan. Dyan po galing ang tagas. Ayan, may mga rubber po yan dyan. May oil seal naman po yan dyan. Tagas na rin po, kaya papalitan po yan. Ayan, tatlo na yan. Dyan po yan nakalagay. Dito naman po sa side, ito yung malaki, yan oil seal din sa side yan, sa bearing. Kabilaan po yan, kaya dalawa po yung papalitan natin dyan. Ito po ang maganda rito. Maganda pa po yung ano niya, makinis pa po yung kanyang piston. Kaya no need na magpalit tayo ng pump. Repair kit lang po ang bibili natin dyan. Makakatipid na po tayo, hindi pa po yan ano, makinis pa po yun. Yan. Kaya may sasalba pa natin yung buong pump na yan, na hindi tayo bibili ng buo. Kaya magkano na ngayon ang buong pump? Siguro nasa may 3,000 na yan. Isang buo. Eh yung repair kit na yan eh, sabihin na natin 1,000 o wala pa. Di, makakatipid tayo guys. Ayan, ito po. Kagandahan niya. Alaga naman po ito sa langis. Talagang nag-bar down na yung pinakang ano niya, mga rubber seal, oil seal. Kaya magpapabili po tayo niya ng repair kit kung tawagin. Sige po guys, antabayan ninyo kami pagka nakabili na. Saka natin ipapakita uli yung kung paano magkabit. Lilinisin po muna natin ito habang nagaantay tayo ng repair kit na kukunin natin. Yan po oh. Gasolina po yung napili natin itong hugas. Kasi may mga langis-langis po, hindi kaya ng tubig. Bali pagka naugasan na po siya ng gasolina, tubig po ang panglas natin ng pambanlaw dyan, para hindi naman siya masyadong matapang doon sa mga ikakabit natin rubber seal, rubber oil seal. Yan, para po malis po yung mga langis-langis. Ito na po guys, nakabili na po ng repair kit. Bali ito po yung mga luma. Ayan po. Ito po yung bago, kakabit natin oh. Tingnan ninyo naman oh. Walang katama-tama. Ayan. Dalawa dyan. Ay, yung maliit na tatlo,
Yung sa may piston to. Sa may bearing to. Ito sa may piston. Bali, tatlo din po yan. Ayan. Ayan. Ito po yung mga seal o-ring niya doon sa may sa piston din po ito. Talaga pong matigas na po eh. Ito po yung bago niya. Ayan. Pansin nyo po. Talagang pag pinipisil mo nasunod lang siya. Tsaka ito pa po yung check valve niya. May check valve pa po yan. Bali, anim. Ang papalitan lang po dyan, yung rubber. Ayan o. Tinatanggal lang po yan. Yung rubber po. May bago rin po yan. Ito. Ayan po. Ayan. Papalitan po natin ng rubber yan. Ayan. Ito po yung pinakang control niya. Yung ball valve na maliit. Ayan. 1 port. Ito po yung bago. Ayan. Papakita po natin kung paano mag-assemble niyan mamaya. Ayan guys. Habang nililinis natin yung kabuuan na pinaka-housing ng pump. Ayan. Ayan po ang natin. Ayan, gamit natin. Ayan. Yung WD natin na maasahan. Ayan guys, oh. Install na natin yung bagong oil seal. Dito siya sa side bearing. Ayan. Yan siya. Ayan, fit na fit siya din. Ngayon po. Pantay lang po yung pinakaano niya. Pantay lang siya. Dalawa po kasi ito eh. Kaya po pala dalawa. Kita nyo po. Kanan, kaliwa. Yung pong kasing pulley niya, yung drive belt niya, may option pa po sa pwede mo siya ilagay sa kaliwa, pwede mo siya ilagay sa kanan. Yan. Mamimili po kayo kung saan niyo gusto dyan. Iyan po ang purpose niyan. Kaya po, kabilaan po ang kanyang naka-ready for pulley. Ito naman po, dito po sa piston niyan. Ayan po, yung piston niyan. Ayan naman po yung installan natin. Tatlo po yan. Ayan po, pagka sira na po ang oil seal, ang lalabas po dyan, langis. Langis po, ayan po. Ayan. Langis po ang nakalagay dyan. Kaya pag sira na po yung oil seal niya, dyan po ang takas niya. Kaya ito pong pump na ito is may leakage na po siya ng oil. So, paano pa na natin mamamartilyo yan kung napakasikip na, gagamitan po natin siya ng ano. Ayan. Mayroon tayong
advice lang. Plastic na tubo lang ito. Pwede natin ipang palo dyan para lumapat yung bullshit natin kinakabit dyan. Kayo pong mga Pinoy malikhain kung ano po yung may pwedeng gamitin, yun ina-adapt na po natin. Okay. Nandito na tayo guys, yung mga o-ring ayan o, mga o-ring. Ito po yung plastic niya. May pinaka-guide po siya. Mauna po yan dito. Ito na yan. Pinakadulo. Ayan. Dapat po yung nakaumbok. Nakaharap po siya sa inyo pagka ikakabit nyo yung plat dito. May ano naman po siya. Ayan. Ayan. Nakaumbok po para yung uring po kasing lalagay natin dyan. May guide din. Ayan o. Kada butas po niyan, tatlo po yan. Tigta tatlo po yun dapat yan. Ilalagay nyo yan, tatlo. Ayan, magkakapatong po yan. Dapat po magkakapatong po yan. Ilalagay nyo po yan dyan. Ayan, ayan. Ilalagay nyo po yan dyan, isa-isa. Magkakapatong po yan dyan. Uupo po yan doon sa guide.